51 taong gulang na si Janelle Ibañez, masahista at padre de pamilya ng kanyang 5 anak. At tulad ng maraming masahista na tinatangkilik ng mga Pinoy, bulag din po siya. Nito lang Desyembre, tuluyan na nagsara ang shopping mall kung saan regular na nagtatrabaho si Tatay Janelle. Part-time lang ang trabaho niya ngayon. Pero paano kaya sila nabubuhay ng kanyang pamilya ngayon? Ako po si Jenny Jones at sa episode na to, sundan natin ang kwento ng isang bulag na masahista. Ako si Janelle Ibañez, 51 years old, isang massage therapist. Retinitis pigmentosa ang sanhi ng kanyang pagkabulag ayon sa kanyang doktor. Hindi tuluyang nabubulag ang taong may retinitis pigmentosa, pero lumabo ang kanyang paningin. Binata pa si Janelle nang mabulag siya. Marami na siyang pinagdaan ang mga trabaho. Noong una, dahil sa kanyang pagkabulag, hindi makapagtrabaho si Janelle. Noong time na hindi pa ako bulag. Kasi hindi ako dating bulag eh. Noong nabulag ako, pinakalibangan ko yung radyo. Opo. So napakinggan ko ron sa news. Doon ko narinig yung naghahanap ng mga blind na gusto mag-training ng masahe. Doon sa ano na yun, sa NBRC, Project 4. Yun, doon ako nagsimula. Paano po yun, tay? Bigla na lang po nawala po kayong nakita? Biglang isang araw po, wala na po kayong... Eh, hindi, matagal. Marami pa akong napasok ang trabaho. Nag-maintenance ako. Opo. Sa may compulsive building, kung alam niyo yun, sa may pasong kamo. So, ngayon po, completely blind po ba kayo? Oo. Lahat na. Total. Bali, ang paningin ko parang ano lang, buong liwanag lang. Parang yung natakpan ng makapal na plastic. Ah, ganun po. Ganun. Hindi siya maitim, hindi madilim. Ah, hindi po siya... Blanco lang na parang puti na blanco. Ah. Nilapit ko itong paningin ko sa ano, yung sponsor. Opo. Para maoperahan ako. Opo. Hindi naman na ano, hindi rin naman nagbago. So, naoperahan po kayo? Itong kanan ko. Tapos yung kaliwa, last year, pinatingin ko sa Makati Mill. Opo. May pag-asa raw, sabi. Yun din ang sinabi sa akin nung araw eh. Na may pag-asa daw yung kanan ko. Yung pinaoperahan ko, wala naman. Construction worker po kayo nung nabulag.
nag-vlog po kayo. Ang kasama niyo po sa bahay, eh kayo lang po mag-isa noon? Hindi po, may kapatid ako. Ano po yung ginawa ng kapatid ninyo para po? Yan po, yun lang, inaalagaan ako. Gusto niya, sa bahay lang ako lagi. Kayong dalawa lang po lang sa bahay ninyo? Mayroon yung bayaw ko, saka mga pamangkin ko. Yan yung mga tumutulong sa akin dati. Nung hindi pa ako naka-adjust. Para kay Janelle, pakiramdam niya wala siyang silbi. Pwede niyo po bang ikwento sa amin yung adjustment po ninyo kasi nakakakita po kayo dati tapos bigla po nawala. Nahirapan ako na. Marami mo nang nangyari bago ko natanggap. Okay. Nandoon na yung naglalasing ako araw-araw. Hanggang yun na yung narinig ko na yung news nung ano na may naghahanap na magte-training ng massage. Doon ako nagsimula. Inisip ni Janelle na hindi maaaring ganito na lamang ang kanyang buhay. Lalo na kapag naririnig niya ang mga panlalait ng ibang tao. So ano yung pinaka-paborito mo tungkol kay Tatay Janelle? At saka ano yung mga pinaka-paborito mong ginagawa ninyo na magkakasama? Banding po. Kasi tuwing ano po, kahit wala akong pera, gano'n. Gumagawa, nag-iisip po si Papa ng paraan para, bawa, aalis po kami, luneta, gano'n. Tapos gagawa po siya ng paraan para po mapasaya kami. Alam niya po kasi yung kasayanan. Tapos ayun, magugulat na lang kami. Bigla siya sabihin, punta kayo din sa gusto niyo, gano'n. Doon, tapos yun, masaya kami pag gano'n eh. Magbanding kami. Anong favorite mong kainin? Kasama si Tatay. Sitaw. Sitaw? Ano yung ano, paano niyo lutuin yung sitaw? Kumakain ka ng gulay, galing mo naman. Ano kasi si Papa, hindi na kami in-spoiled. Ano siya, talagang pag gulay, kailan kakainin namin. Hindi, tapos ayaw na rin ng may sayang. Hindi na naman kami in-spoiled. Kaya sabi sa akin, Papa's boy kasi ako, kaya feeling ko perfect talaga si Papa. Sa akin naman, dahil nga blind na po si Papa ng maraming taon, ang wish ko lang naman po, kahit hindi na po siya makakita, sana po, pag napanood nila to, sana may tumulong, gano'n. Kahit financial lang po sa amin, kasi di po kami mayaman yung sakto lang, parang kaya lang kasi masipag si Papa. Kaya wish ko, mahaba pa yung buhay niya, lagi siyang safe kapag maalis sa bahay sa kaupo. Sa ngayon, baon sa utang si Janelle at marami pang gastusin na dapat harapin. Nais ni Janelle na makatapos sa pag-aaral ang mga anak. Buti po nagkaroon po kayo ng motivation para magtrabaho po ulit. Eh, kailangan eh. Kasi nung hindi pa ako nakapag-training, gusto ng ate ko, sa loob lang ako ng bahay. Opo. Yung parang ano lang, pakainin. Opo. Niya halos hindi pinapagalaw. Opo. Kulang na nga lang, paliguan ako ng ate ko. Yun nga lang, ayaw ko ng ganon. 2 taon ang lumipas bago nakapagtrabaho si Janelle. Bulag man siya, inisip ni Janelle na hindi ito ang hadlang sa paghahanap buhay. Bago pala yun, yung ano, nung bago ako nagmasahe pala, nag-ano pa pala ako, cigarette vendor. Okay. Diyan sa May Guadalupe. Paano po kayo naikot nun? Mag-isa lang po kayong... Kasi yung pagka-blind ko kasi hindi siya ano eh, yung bigla, yung unti-unti nawawala. Okay. Yung nakikita ko pa yung tao sa malapitan. Nakakita pa ako ng kulay nung time na yun. Yan, bibendors ako para lang maano ko yung sarili ko.
para po mabuhay ninyo yung sarili ninyo. Oo, pinakita ko lang din sa mga kapitbahay namin, kamag-anak namin. Kasi nung na-blind ako, marami akong naririnig sa kanila eh. Na pinakita ko lang na hindi ako ganun sa naririnig ko sa kanila. Na hindi po kayo. Parang wala nang magawa, sabi daw, wala nang magawa. Wala na raw silbi. Hindi ko inano, hindi ako nagpatalo sa ganong naririnig sa mga kapitbahay. Isang araw, habang nakikinig ng radyo si Janelle, lumitaw ang pagkakataon na maiangat ang sarili sa kahirapan. Pero hindi ito pinansin agad ni Janelle. Nung narinig niya po yung sa radyo na naghahanap po ng masahista, dali-dali po kayo pumunta. Hindi, matagal pa. Pinag-isipan ko pa. Kasi walang sasama sa akin doon eh. Medyo matagal, mga buwan din siguro bago ako nakapunta ron. Kalaunan, nagpasya rin si Janelle na magtrabaho bilang masahista. Isang taon ang kanyang training. Pagkatapos po noon, saka after mag-training, saka na po kayo nag-apply o tinulungan po kayo ng... Oh, kasi pag ano kasi doon, pag nag-graduate ka na doon, pinapapili ka kung mag-OJT ka or mag ano ka, yung freelancer. Ang pinili ko freelancer. Kasi kahit na kasi nung bago ako nag-ano, nagsisimula na ako masahe habang nagtitraining ako. Ah, okay. Kaya napili ko yung freelancer. Paano po kayo nakahanap ng mga kliyente? Kasi nung time na yun, mga 1990s, ano yun eh. Hindi pa naman uso yung ganyang masahe-masahe sa mall. Aba. Ano yan noon, ano lang ang masahe noon sa mall, yung parang demonstration lang. Tapos ang purpose namin, home service. Noong 1990s, nagsimula magtrabaho si Janelle bilang masahista. Nagbibigay sila ng home service noon. Si Janelle, 5 hanggang 6 ang kliyente niya kada araw. At hindi biro ang kinikita niya noon. Paano naman po yung experience ninyo nung nakapunta po kayo dun sa nagtitraining po ng mga masahista? Hindi, parang nabago yung ano ko. Pakiramdam ko sa sarili ko. Akala ko sa sarili ko nung una, ako lang yung naging bulag eh. Nung nakapasok ako ron, mas malala pa pala sa akin. Doon ako na ano, parang natauhan ako. So kumbaga na nagkaroon din po kayo ng inspirasyon? Oo. Nabuhayan? Yun, nabuhayan. Saka nagkaroon ng ano, parang challenge sa buhay. Sa pagbibigay ng home service, nakilala ni Janelle ang kanyang magiging asawa. So ngayon po, pag-usapan po natin yung pamilya ninyo. Paano po ba ninyo nakilala si Mrs.? Dahil din sa trabaho ko. Kasagsagan din yun nung time na ano, home service. Kahit naman ngayon, paminsan-minsan nga lang. Doon ko siya nakilala. Paano po? Nag-apply siya ng ano eh. Naghahanap siya ng trabaho bagong graduate siya ng ano, high school. Eh ako, kami siya yung mga blind. Naghahanap kami ng ano, yung mga nakakita. Babayaran namin siya ng ano, babayaran namin per olo yun. Kung ilan yung ma-home servicean ko. Yun, sa tagal ng pagsasama namin, parang na-develop na. 5 ang anak nila, ang bunso, 3 buwan pa lang ang edad. Ang panganay, grade 10 na at papasok na ng senior high school. Malaking pagbabago ang pagiging ama sa buhay ni Janelle. Di tulad noong binata pa siya, kailangang alagaan niya rin hindi lamang ang kanyang sarili, kundi ang kanyang pamilya. Nung nagka-pamilya po kayo, paano po nagbago yung pamumuhay? Yung dating ginagawa ko na kung kailan ko lang gusto magtrabaho, iniba ko na yon. Halos gusto ko araw-araw na. Hindi ko nga iniisip yung ano eh, pagod. Kasi parang ano eh, hindi gaya ng dati, walang direction eh.
nagkapamilya ako, may direksyon na kasi. Hindi ako kontento na mababakante yung araw ko nung time na yun. At nadagdagan pa ang paghihirap ni Janelle noong panahong iyon na hindi na uso ang home service, nabawasan ang kita ni Janelle. Humina na yung home service kasi nauso na yung doon mismo sa mall, nagpapamasahe na talaga yung tao. Ayaw na nila ng, tawag nito, yung sample-sample lang. Nagsisi si Janelle na hindi siya nakapag-ipon habang binata pa siya at malakas pa ang kanyang kinikita. Ano, balikan po natin yung transition niyo po doon sa nakakakita po kayo. Ano po yung challenges ninyo ngayon noon? Ano po yung hindi ninyo talaga matanggap? At kung meron po ba kayong pinagsisisihan, pwede niyo po i-share sa amin. Pinagsisisihan ko lang magiging ano ako sa sarili ko nung time na hindi ako nakakakita. Kaya nung time na nakakita ako, yung abuso sa sarili. Ano pong ibig sabihin na? Tulad ng ano, kahit puyat, naliligo. Tapos, bagong gising, ligo agad. Pag inaantok ako, naghihilamos. Parang yun doon, yun yata ang nakaano sa paningin ko, doon nagsimula. Paano pong yun po yung abuso? Oo, kasi in-advise sa akin yan eh. Mm-mm. Yung mga ano, mga nakakatanda. Mm-mm. Pero ginagawa ko pa rin. Napilitan si Janelle na magtrabaho sa isang massage parlor at ang home service paminsan-minsan na lang. Bagamat hirap ang pamilya sa pang-araw-araw na gastusin, nakukuha pa ni Janelle na tulungan ang mga kamag-anak na kinakapos. Yung pinsan ko pag nakukulangan siya ng pera, ano, tinutulungan ni Papa. Yung pinsan mo? Okay. Minsan po kasi kadalasan yung mga pinsan ko kasi nagtatrabaho po yung parents nila. Kapag halimbawa po, nakulang yung binigay na halimbawa. Kasi po mayroon mga maliliit, so parang hindi po nasasakto yung gastos. Kapag halimbawa po lang po sila pabawa. Kahit wala pong pera si Papa, papautangin na po. Papautangin na kayo na lang po siya ng pera. Sila ang tatlo sa anak ni Janelle. Para sa kanila, Lodi si tatay. Bakit nyo tingin Lodi si, muna si tatay Janelle? Si papa. Kasi ano, kahit blind siya, ano, di siya natatakot kung masada. Ang iniisip nga lang yung pera na makukuha niya para panggastos namin sa pang-araw-araw. Di niya iniisip kung pang-araw. Kahit nga may sakit si Papa, ano, nagtatrabaho pa rin. At kahit bulag, hindi pinababayaan ni Janelle ang kanyang mga anak. Simula tayo, i-describe niyo si Tatay Janelle. Sa akin, masipag, mabait, madiskarte, maaalahanin, yung maalaga. At kahit walang pera, hindi pa rin ito hadlang sa masayang pagsasama ng pamilya. Ako, message ko kay Papa. Pa, sana lagi siya mag-iingat. Kahit makulit ako, ganun. Hindi kasi ako pala sunod. Kahit panganay ako, ganun. Sana ingat ka palagi, ganun. Di namin nasasabing mahal ka namin, pero mahal ka namin. Sa asawa niyo naman po, ano yung message niyo sa asawa? Message ko sa asawa ko, konting ano pa, taas-taasa niya pa yung pagtitiis. Kasi hindi siya pwedeng tumulong sa akin eh, may maliit pa kami eh. Gusto niya na nga magtrabaho eh. Tinawis ko sa kanya, tibahin niyo pa yung loob niya. Para lang sa mga anak namin. Para sa isang amang hindi naman ipinanganak ng bulag, siguradong paminsan-minsan ay hinahangad nito na makita ang kanyang asawa at mga anak.
Ako si Janelle Ibanez, isa akong Lodi! Ang mga tulad ni Tatay Janelle ang patunay na hindi sagabal ang pagkakaroon ng kapansanan sa pagsusumikap sa buhay. Kung nais niyo pong tumulong kay Tatay Janelle o sa ibang Lodi na nakasama natin sa programang ito, tumawag lang po sa numero na nasa inyong screen o mag-email sa amin. Ako po si Jenny Jones at sa susunod na episode ng Lodi, muli niyo po akong samahan sa pagkilala ng mga taong hindi man laman ng telebisyon at may tatawag pa rin mga Lodi.